Una nating naiisip kapag pinag-usapan ang mga rags to riches story o self-made Filipino billionaires ay sina Henry C. ng SM, Mariano Ke ng Mercury Drug, Manny Villar ng Camellia Homes, at Lucio Tan ng Fortune Tobacco at Philippine Airlines. Sino nga ba naman kasi ang makakalimot sa isang tindero sa bangketa na naging may-ari ng biggest mall chain in Asia o sa isang janitor na naging business tycoon? Pero ang hindi alam ng marami sa atin ay mayroong Filipino self-made billionaire na tatalo lang naman kila Henry C., Lucio Tan at Manny Villar. Siya lang naman ay naging 1997 Forbes Wealthiest Filipino and 7th Wealthiest Person in the World. Kilala niyo ba siya? Kung hindi at gusto mo siyang makilala, tara, samahan niyo kami sa video na ito. Pero bago ang lahat, siguraduhin naka-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell to be updated on more competitive investor story and tips. Pwedeng-pwede ring mag-comment at i-share ang iyong competitive investor opinion, idea, and story or question. Be a competitive investor! Oh, kilala niyo na ba siya? Siya lang naman ang Filipino-Chinese business tycoon na si Tan Yu, o sa Chinese ay Zheng Zhongmin o Da Ge, o Big Brother naman sa Chinese business community. Si Tan Yu ay kilala bilang chairman ng Asia World International Group na nagmamay-ari o namamahala ng hotel at department store chain sa Taiwan, bank investments, real estate investments sa US, at textile mill at land holding sa Pilipinas. Sa katunayan, noong 1990s, mas marami at malawak ang pagmamay-aring lupain ni Tan Yu kaysa sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa pagmamay-ari nito ang Asia World Marina City kung saan matatagpuan ang PITX o Paranaque Integrated Terminal Exchange, Fuga at Barit Islands na balak sanang i-develop ng business magnate para maging Little Hawaii at Hong Kong. Sa Taiwan naman, pagmamay-ari nito ang Asia World Plaza Hotel o mas kilala ngayon bilang Holiday Inn Asia World Taipei, Asia World Department Store, Asia Tower, at shares sa Chinese Commercial Banking Corporation. Ngunit bago naging isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, dumaan sa maraming pagsubok sa buhay at maging sa negosyo si Tan Yu. Si Tan Yu ay isang Chinese immigrant mula Shenzhou, Fujian, China. Nanirahan ang pamilya nito sa Bicol kung saan ang pagbebenta ng tinapay ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya. Sa murang edad na 13 ay namatay ang tatay ni Tan Yu, kaya't napilitan itong tumigil sa pag-aaral at pumasok sa pagtitinda at pangingisda. Naging tindero o store clerk sa isang tindahan sa Divisoria si Tan. Dito rin unang sumabak sa pagninegosyo si Tan. Nag-umpisa siya sa pagbebenta ng bobbins, t-shirt at tela. Kinalaunan, sa edad na 18, nakamit ni Tan ang una niyang 1 milyon. Dito siya nag-umpisang mag-invest sa textile mill at real estate. Nag-umpisa sa pagbili ng maliliit na makina hanggang sa lumaki ito sa 5,000 cloth machines by 1970s, at sa edad na 30, pagmamay-ari na ni Tan ang pinakamalaking textile manufacturing company sa Pilipinas na may 200,000 employees. And speaking of machines, like Tan Yu, we know that competitive investors like you need their machines too. In this case, you need up-to-date gadgets. At sakto, meron yan sa Talib Gadgets PH. Latest Apple products, iPhone, iPad, MacBook at Apple Watch, lahat yan mayroon sa Talib Gadget PH. And of course, only at best price for competitive investors like you. At dahil naman sa success ng real estate business nito, kasama si Jose Rojas na kilalang real estate genius, mas higit na nag-focus sa real estate business si Tan. Nag-invest ito sa real estate business sa iba't ibang bansa gaya ng Taiwan, Amerika, Canada, China at Pilipinas. Dahil dito, Tan Yu earned the nickname the Chinese Real Estate Godfather sa Chinese business world. Sa Taiwan pa lamang, tinatayang aabot ng 5 bilyong dolyar ang assets at real estate property ni Tan. Hindi lamang sa Pilipinas biggest landowner si Tan. Maging sa Taiwan, siya ang biggest landowner after owning 40 pieces of land.
Ang nakakabilib dito ay wala sa tinatawag na ideal locations noong 1980s ang mga land asset ni Tan sa Taiwan. Talagang risk taker sa negosyo si Tan. Sa Taiwan rin kalauna nabuo ang kumpanya ni Tan na Asia World International Group. Dito rin itinayo ni Tan ang Asia World Plaza Hotel o Holiday Inn Asia World Hotel sa kasalukuyan na may 1,057 rooms, Asia World Department Store at Asia Tower. Nag-acquire rin siya ng 17.5% stake sa Chinese Commercial Banking Corporation at 15% stake naman sa Asia Trust and Investment Company. Sa rurok ng kaniyang yaman, tinatayang worth $13 billion ang yaman ni Tan. But even Goliath and Achilles have weaknesses. For Tan Yu, his Achilles heel was his health and the 1990s Asian financial crisis. Year 1994, inoperahan sa kidney si Tan Yu sa Houston, Texas. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang operasyon at tinaningan ng mga doktor ng 20 days si Tan. Nangako si Tan sa Diyos na kung pagbibigyan nito na mabuhay siya lagpas sa 20 days na taning ng mga doktor, ay mas hihigitan pa niya ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa kabutihang palad, nabuhay pa si Tan ng 8 taon. Gaya ng kaniyang pangako ay tumulong si Tan sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng King Pao Guat Tai Poco Tan Yu International Foundation, nag-donate ng 2.5 billion pesos sa educational scholarship sa Pilipinas. At taong 2002 nga ay sumakabilang buhay si Tan dahil sa heart failure. Iniwan ni Tan ang Asia World International Group sa anak niyang si Zhang Mian Mian o kilala rin bilang Emilia Tan Yu Rojas. Ngunit 5 taon mula nang mamatay si Tan ay hindi naging maganda ang naging lagay ng kaniyang kumpanya. Dahil sa kaliwat ka ng investment nito noong Asian financial crisis, gaya ng 1.6 billion peso investment nito sa Pan-Asia Bank noong 1998, dumami ang financial liabilities ng kumpanya sa mga bangko. At noong 2008 nga ay natigil ang development ng Asia World City dito sa bansa at ang Asia Trust Building ni Tan sa Taiwan ay isa na lamang tambak ng lupa. Dito sa Pilipinas, pagmamay-ari ng mga anak nito na sina Elton Tan, Emilia Rojas at Elena Coito ang Marina Properties, Asia World Properties Philippines Corporation na siya pa ding nagmamay-ari ng dating Asia World Marina City at ng The E-Hotel Resorts and Residence. Bagamat hindi naging kasing payagpag ng makulay at matagumpay na buhay negosyo ang naging wakas ni Tan Yu, hindi maikakaila ang mga aral mula sa buhay nito at malaking ambag ni Tan sa ekonomiya ng Taiwan at Pilipinas. Tan Yu took risks and diversified in business. Mula textile manufacturing, nag-invest in real estate, hotel, department stores, and finance. Don't put your eggs in one basket. Kaya naman naapektuhan man ng lubos ang Asia World International Group sa Taiwan, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga negosyo ni Tan Yu sa Pilipinas. It would surely take a lot of risk. But then, sabi nga ni Mark Zuckerberg, the biggest risk is not taking any risk. It takes a lot of risk to be a competitive investor.